Magandang gabi, Sir Paula, at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Ako po si Dayan. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y isang college student pa lamang sa isang partikular na universidad dito sa may Maynila. Simple lamang ang buhay ko noon. Wala akong pinagkakaabalahan kundi ang tumutok lang sa aking pag-aaral at sumali sa mga importanteng events at activities po sa campus namin. Hanggang sa, heto na nga, nangyari ang mga ibabahagi ko po sa inyo. Hindi naman ako masyadong mahilig sa mga kababalaghan o paranormal na kwento. Pero dahil nangyari din ang bagay na ito sa akin, sa tingin ko ay dapat ko lang din itong ibahagi sa inyo. Pinadala ko ang kwentong ito sa inyo sa pagbabakasakaling maitampok din ito sa YouTube channel nyo. Dahil alam kong maraming tao ang tumatangkilik sa ganitong karanasan at sa kwento. Yung maniniwala ba? Karamihan kasi sa mga pinagkwentuhan ko nito, eh pinagtawanan lang ako. Tinanong pa nga kung addict daw ba ako. Pero dito, no judgment. Base yan sa mga nabasa ko sa mga comments sa channel mo. Pero sana, mapili mo po ito, Sir Paula. Ito ang kwento ko na isang minsang naging estudyante na nakatuklas ng madilim na lihim sa pinanggalingan kong universidad na ngayon ay nabao na lang po sa limot. Hindi ko natutukuyin pa ang mismong pangalan o eksaktong lokasyon ng naturang universidad dahil kilala ito bilang isang sikat na institusyon, may matatag na reputasyon. Matagal na itong nakatayo, mahigit isang siglo na, at marami sa mga gusali nito ay nagpapakita pa rin ng estilo ng arkitekturang katulad ng sa panahon ng mga Kastila na dinagdagan na lamang ng modernong mga pasilidad sa mga nagdaang taon. Ngunit sa kabila ng tila mapayapang imahe ng campus, hindi mawawala ang bulong-bulungan ng mga estudyante dito at ilang mga residente sa lugar tungkol sa mga kakaibang pangyayari dito. Mga kwentong kababalaghan at iba pang hindi maipaliwanag na sumusubaybay sa malalim na kasaysayan ng universidad na ito. Yung lumang dormitoryo na tinitirhan ko dati doon, itinayo pa noong dekada 30. Yun ay isang halimbawa ng makasaysayang arkitektura ng universidad mula sa mga makakapal na pader nito hanggang sa mga kahoy na sahig na umuugong sa bawat takbang, ramdam mo ang presensya ng kalumaan sa bawat sulok ng gusali. Sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, ang tunog ng malalaking puno sa labas ang sinasayaw po ng hangin ay parabang mistulang musika ng isang panahon na matagal nang lumipas. Ngunit ang alaala ay nananatili pa rin sa aking isipan. Ang universidad na ito ay hindi basta isang lugar ng pag-aaral. Isa rin itong saksi at patotoo sa maraming henerasyon ng mga estudyante at propesor at mga lihim na hindi dapat nais mabunyag na sa kasamaang palad ay nailentad sa pamamagitan ng karanasan ko. Magsisimula ang lahat isang gabi. Masyado lang tahimik ang buong dormitoryo. Kakunti na lang ang mga ilaw na bukas sa hallway at halos wala ng katao-tao. Kararating ko lang mula sa library matapos mag-review para sa isang exam kinabukasan. Pagod na ako. Kaya ang tanging nasa isip ko, makabalik na sa kwarto at makapagpahinga. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway, napansin kong parang masyadong malamig ang paligid. Samantalang nakapantay naman ang aircon at lahat ng ventilador sa lugar na iyon. Tumingala ako, napansin kong patay ang isa sa mga ilaw na kadalasang nagbibigay ng liwanag sa pasilyo. Hindi ko ito masyadong pinansin, nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ngunit habang papalapit na ako sa pintuan ng aking kwarto, nakaramdam ako ng biglang pagtayo ng balahibo sa aking batok. Sa likod ko, may kung anong hangin na dumaan. Yung parabang may kasamang malamig na hininga. Napahinto nga ako. At nang tumingin ako sa paligid ko, ay tuon ko siya nakita. Sa dulo ng hallway, may isang figura ng dalaga. Hindi malinaw ang kanyang anyo, pero tiyak kong hindi yun tao. Nakatayo siya doon, tahimik lang, nakatingin sa akin.
Hindi ko maipaliwanag kung papaano, pero parang alam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. May gusto siyang iparating sa akin. Hindi ko rin maikilos ang aking mga paa. Napako lang ako sa kinatatayuan ko noong mga oras na iyon at parang hinihigop ang lakas ko ng lamig na nagmumula sa kanya. Bago ako makariak, bigla naman po nag-flash ang ilaw sa itaas at nawala ang pigurang yun. Sa isang iglap, naging normal ang temperatura ng paligid at narinig ko na ang ingay ng ventilador sa kalapit na kwarto. Tumakbo ko papasok sa aking kwarto. Binuksan ko ang pinto ng nanginginig at agad na isinara ito sa likuran ko. Habang humihingal, nakatingin ako sa labas ng malaking bintana ng kwarto ko. Sinusubukan kong iproseso sa isip ko ang nangyayari sa gabing yun. Pero alam ko lang hanggang sa mga sandaling ito, sa gabing iyon, nagsimula ang lahat ng hindi tama sa universidad na iyon. Pagkatapos ng unang karanasan na iyon, hindi na talaga ako mapakali. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kaklasiko at kahit mga tagalinis ng dormitoryo. Kung meron bang kakaibang nangyari sa universidad, mga kwentong ganyan, mga kwentong ganito, iba-iba naman ang kanilang mga kwento. May mga nagsasabi na tuwing alas 3 daw ng madaling araw, nakakarinig daw sila ng iyak ng babae sa may hallway. Yung iba naman, doon din daw sa hallway, nakakakita ng isang dalagang duguan. Yung para bang nangyari sa akin. Ngunit may isa sa kanila, si Karen, isa sa mga malapit kong kaibigan noon, ang nagkwento sa akin na talagang nagpatayo ng balahibo ko. Dayan, narinig mo na ba yung mga kwento tungkol sa dating estudyante dito? Ang pangalan niya, Maria. Nasa may coffee shop kami noon. Hapon, nagkakape lang kami at nagme-merienda. Ano ka rin? Babae? Maria? Sino siya? Ayon sa mga seniors natin dito sa campus, si Maria ay isang estudyante rito. Mga 10 taon na ang nakakalipas. Matalino raw siya at maganda. Pero isang araw, nagtagpuan siyang patay sa loob ng kwarto niya. Sa mismo kwarto kung saan ka natutulog ngayon. Ayon sa usap-usapan ng marami, nagpakamatay daw. Pero hanggang ngayon, wala naman nakakapagpatunay kung totoo ba o kung bakit. Nalaglag ang mga salitang yun sa akin na parang mga mabibigat na pirasong bato. Nagpatuloy ako sa pagtatanong at sa pangangalap ng impormasyon. Pero ang totoo, takot na takot ako. Sinubukan kong magpunta sa mga library at sinubukan kong maghanap ng mga lumang records ng universidad. Sa isang malayong sulok ng library, natagpuan ko ang isang lumang yearbook. Doon ko siya nakita, si Maria Santos. Hindi niya po tunay na apelido, pero ang Maria, totoo niya pong pangalan. Nakangiti po siya sa litrato na parang wala naman siyang pinagdaraan ng mabigat na problema sa buhay. Kasama siya sa mga honor students, isang top achiever. Pero sa tabi ng kanyang litrato, may kakaibang nota. Nakalagay doon ang kanyang pangalan, ngunit sa ilalim, may nakasulat na in memoriam. Napaisip ako sa mga oras na iyon. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay? Bakit wala man lang makapagbanggit ng kung anumang konkretong detalye tungkol dito? At dahil hindi pa rin ako kontento, naghanap ako ng iba pang dokumento. Sa isang lumang pahayag ng universidad, natagpuan ko ang isang artikulo tungkol sa isang estudyanteng natagpuang patay sa dormitoryo. Wala ngang iba kundi si Maria. Ayon sa balita, wala raw siyang iniwan na kahit na anong paliwanag. Sinabi lamang ng mga nag-iimbestiga na ito ay isang epekto ng depresyon ng dalaga. Pero hindi sila nagbigay ng malawak at matibay na impormasyon. Nang tignan ko ulit ang litrato ni Maria sa may yearbook, may napansin akong hindi ko nakita noong una. Sa likod ng mga nakangiti niyang mga mata ay tila may nagtatagong lungkot. Isang lungkot
na hindi basta-basta makikita sa isang taong may taglay ng kasiyahan. At sa puntong iyon, naisip ko na baka ang multong nakita ko sa hallway ay walang iba kundi si Maria nga. At palagay ko noong mga sandali na iyon, meron siyang gustong sabihin sa akin na kung ano, eh wala akong kaide-ideya. Nagdesisyon akong ituloy ang aking pagsisiyasat. Kailangan ko malaman kung ano ang nag-udyok kay Maria na wakasan ang kanyang buhay at bakit tila hindi pa rin siya matahimik hanggang sa mga panahon na iyon. Habang patuloy ako nag-iimbestiga, isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw sa mga kwento tungkol sa sinapit ni Maria, si Professor Gutierrez. Hindi po niya tunay na pangalan ha. Sinabing siya raw ang naging dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng pagbabago sa mga kilos ni Maria bago siya natagpo ang patay. Pero kung anong dahilan, eh wala pa rin makapagsabi. Isang hapon, bumalik ulit ako sa library. Naganap ko ulit ng mga lumang records at pahayag ng campus. Sa paghahalungkad ko ng mga articles at record, natagpuan ko ang isang maikling ngunit mahalagang entry tungkol kay Maria. Ayon sa nakuha kong article, isang linggo bago ang kanyang kamatayan, nakatanggap daw si Maria ng mababang grado mula kay Professor Gutierrez, isang bagay na hindi inaasahan bilang isang honor student. Sinabing noon lamang siya nakakuha ng ganoong kababang grado at ito ay parang naging sanhi ng labis sa pagkadismaya ng dalaga. Sa pagkabasa ko roon sa nilalaman ng article, parang nararamdaman ko ang bigat ng dinadanas ni Maria. Isang estudyanteng palaging nasa itaas, tapos bigla na lang babagsak sa hindi mo malamang dahilan. Pero may isang bahagi ng article na pumukaw ng mas matinding interes ko noon. Isang panayam mula si isang kaklase ni Maria. Heto po ang nakasulat na sinabi ng kaklase ni Maria. Ang napansin po namin simula nang makuha ni Maria ang resulta ng grades niya kay Professor Gutierrez, parang hindi na siya mapakali. Parang may ibang bumabagabag sa kanya bukod sa mababang marka. Lagi siyang balisa at ilang beses siyang nakita na parang umiiwas at natatakot sa professor namin na yun. Habang nababasa ko ang mga salitang iyon, napaisip ulit ako. Ano kaya yung iba pang maaaring bumabagabag kay Maria? Posible bang may iba pang dahilan kung bakit siya nagpakamatay bukod sa mababang grado? Patuloy ako naghanap ng mga records at sinubukan kong tuklasin ang mga lumang dokumento ng campus. Nakahanap naman ako ng isang report na nagmula naman sa may guidance counselor na nagpapatibay na pumunta si Maria sa office ni Professor Gutierrez ilang araw bago siya matagpo ang wala ng buhay. Sa report, nabanggit na pinagsabihan daw siya ni Professor tungkol sa kanyang naging performance sa klase nito at sinabing wala raw itong magagawa upang mabago ang kanyang grado. Sa pagsusuri ko sa mga nakalap kong dokumento, nararamdaman ko na parabang may mas malalim pang dahilan sa likod ng sinasabing pagpapakamatay ni Maria Santos. Ang lahat ng sinyalis ay tumuturo sa mababang grado bilang dahilan. Ngunit may kutub ako na mayroong mas malalim na bagay na naganap. Isang bagay na maaaring tinatago pa ng buong campus o ng mismong profesor na sangkot doon. Paglabas ko ng library, ramdam ko ang bigat ng bagong impormasyon na nalaman ko. Malinaw na hindi pa tapos ang misteryo ng pagpapakamatay ni Maria. At habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko na parang may mga matang nakamasid sa akin. Para bang sinusubaybayan ang bawat takbang ko sa aking pagsusuri. Sa mga sumunod na araw, muli na naman nagparamdam sa akin ang multo na si Maria Santos. Sa bawat paglalakad ko sa hallway tuwing pupunta ako sa dorm, ay parang may mabigat na pakiramdam at presensya na palagi nagmamasid sa ginagawa ko. Minsan, naririnig ko ang kanyang mga hikbi at pag-iyak mula sa mismong hallway. Kapag ganoon, talagang natatakot ako. Hindi na ako tumutuloy sa labas. Kumabalik na lang ako sa kwarto ko. Isang gabi, ang mga ilaw sa hallway ay bigla na lamang po nagpatay-sindi.
inobserbahan ko ang paligid at nakita kong lahat ng nagpapatay sinding ilaw ay papunta sa iisang direksyon, habang ang ibang ilaw na hindi papunta roon ay nananatili lang po nabukas at nagliliwanag ng maayos, parang may gustong ipakita sa akin ang multo. Nang maglakad ako patungo sa landas ng tinuturo ng mga patay sinding ilaw, narating ko ang isang lumang classroom. Napansin ko ang mga pinto ay bahagyang nakabukas, ang mga ilaw sa loob ay nagsisikislapan din, at sa gitna niyon ay may isang desk na may nakapatong na lumang notebook. Agad kong kinuha ang notebook na iyon. Nang buksan ko ito, nagulat ako nang makitang journal ito ni Maria Santos. Ang mga pahina nito ay puno ng mga sulat kamay ng dalaga na naglalaman ng mga nangyari sa buhay niya habang naroon siya sa university na iyon. May mga tala siya roon na tila naglalaman ng mga detalyadong record ng kanyang mga pinagdaanan, at isa na roon ay yung interaction niya kay Professor Gutierrez, pati na rin ang tungkol sa ilang mga estudyanteng lalaki sa campus na tinutukoy niyang parang nakatingin sa kanya nang may masamang intensyon. Sa isang pahina, may isang tumutukoy sa isang insidente. Binagsak ako ni Professor Gutierrez kahit maayos naman ang naging performance ko sa subject niya. Parang may ibang tao na nag-uudyok sa kanya na gawin yun laban sa akin. Pakiramdam ko rin, may mga taong gusto akong mapahamak at sinusubukan akong takutin, pero hindi ko alam kung bakit. Nabasa ko ang mga salitang yun na may malalim na pangusap na nagpapahiwatig ng isang panganib na hindi ko noon naisip. Sa likod ng isang pirasong papel, mayroong isang hindi malino na sketch ng isang silid. May mga anotasyon tungkol sa mga oras ng pagdating at pag-alis ng isang tao na tila pinag-uusapan ng isang hindi kilalang pangalan. Habang tinatapos ko ang pagbabasa sa journal ni Maria Santos, muli kong narinig ang malakas na hikbi sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang multo ni Maria. Nandoon sa may sulok, kahit nakaramdam ako ng takot, tinatagan ko ang loob ko. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang sumagi sa isip ko noong mga oras na iyon. Sinubukan kong kausapin ang multo. Ikaw ba si Maria Santos? Dahil sa patuloy na nagpapatay sindi ang mga ilaw, mas lalong bumibigat ng kanyang presensya doon. Ang hikbi at pag-iyak niya ay mas lalong lumalakas, habang humahakbang ako papalapit sa kanya. Ano bang kailangan mo? Bakit ka ba nagpaparamdam sa akin? Tulungan mo ako. Pakiusap. Hindi ako nagpakamatay. Pinatay nila ako. Ha? Bakit ang sabi nila nagpakamatay ka? Kung ganun, sino pumatay sa iyo at bakit nila ginawa yun? Pagkatanong ko noon, yung ilaw po sa classroom, bigla na lang po nag-flash. Hindi na po sumindi ng permanente. Nawala ang multong kausap ko, pero naiwan sa akin na meron talaga siyang gustong ipahiwatig. Ang tumatakbo sa isipan ko noon, parang gusto niyang humingi ng tulong sa akin. Nung umalis ako ng classroom na iyon, puno ako ng mga bagong katanungan. Kung siya nga ay pinatay, sino naman ang may gawa? At bakit? Sa gabing yun, malinaw sa akin na ang misteryo ay malalim na talagang kumukuha sa atensyon ko na tuklasin ito. Kinagabihan po nung araw na iyon, hindi ako makatulog sa dorm ko. Kahit ipikit ko ang aking mga mata, uminom ng sangkaterbang gatas, hindi talaga ako mapakali. Ang init-init ng pakaramdam ko. Kahit ang totoo, malamig po ang panahon noon. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lamang ako nang bigla na lang may bumagsak na isang bagay sa aking pong katawan. Napatalon talaga ako sa higaan ko noon, at pagkita ko doon sa may sulok, muli kong nakita si Maria. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla na lang po siyang naglaho na parabang bula.
kahit ilang ulit ko na siyang nakita at parang wala naman siyang masamang interes sa akin, eh natatakot pa rin ako sa kanya. Pagtingin ko naman doon sa bagay na nalaglag sa higaan ko, eh laking gulat ko nang yun muli ang talaarawan ni Maria. Binuklat ko ito. Ang nakita ko naman doon ay mga pangalan. Apat na pangalan ang nakita ko. Hindi ko nababanggitin ang buo nilang pangalan. Itago na lang po natin sila sa pangalang Jonard, Kiefer at CJ. Sa likod naman ng pahina na iyon, eh nakita ko rin ang pangalan po ni Professor Gutierrez. Hindi ko alam kung anong ibig ipahiwatig ni Maria, pero ang nasa isip ko noon, gusto niya bang hanapin ko ang mga ito? Kinabukasan po noon, pagkatapos ng klase namin, diretso ako library. Humanap ako ng mga record. Napag-alaman ko na hetong si Jonard, Kiefer at CJ, ikaklase pala ni Maria. Sa katunayan, doon sa class picture na nakita ko, kasama sila dito. Nangalap ako ng nakalap ng impormasyon at swerte, nakita ko ang mga address nila. Sa mga punto na iyon, eh dapat may mga trabaho na sila, pamilya, o kaya naman magagandang buhay kasi 10 taon na po ang nakakalipas eh. Sumakto pa na Christmas break namin yon. Meron pa akong 1 linggo bago umuwi sa amin. May susundo kasi sa akin noon, papa ko. Kaya yung buong linggo na yun, talagang free ako. Hindi ko alam kung bakit parang interesado ako. Gusto kong malutas kung papaano nga bang namatay si Maria at bakit nga ba siya nang hihingi ng tulong sa akin. Ang naisip ko po noon, hanapin po ang 3 kalalakihan na iyon, pati po si Professor Gutierrez. Inuna ko pong hanapin si Jonard. May nakita naman akong address niya. Ngunit laking gulat ko po nang malaman kong 4 taon na raw napatay si Jonard. Hindi raw aksidente o sakit ang kinamatay nito, kundi pagpapakamatay. Hindi na ako nakakuha ng iba pang detalye mula sa pamilya nito. Dahil sa mga sandaling yun, halatang nagluluksa pa rin sila, kaya hindi na lang ako nang himasok. Sumunod kong pumpinuntahan ay si Kiefer. Ngunit kagaya po ni Jonard, patay na rin po ito. 6 na taon naman po ang nakakalipas at kagaya po niya, nagpakamatay din ito. At ang huli, si CJ naman po ang pinuntahan ko. Kagaya ng 2 niyang kaibigan, nagpakamatay din ito. 3 taon nang nakakalipas. Kinikilabutan na ako sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bakit sila nagpakamatay? Ang sumunod ko naman pong pinuntahan noon ay si Mr. Gutierrez. Mabuti nga po, meron din ako nakuhang address niya. Sa pagkakataon na iyon, sa Cavite ko naman po siya pinuntahan. Base sa records niya, taga doon daw kasi siya. At 5 taon na rin daw itong wala sa serbisyo sa eskwelahan na iyon, kasabay ng pagkamatay ni Maria. Napadpad po ko ng General Trias Cavite sa isa sa mga libib na baryo po. Pinagtanong-tanong ko po siya doon at tama nga, doon siya nakatira. May nagturo sa akin kung saan nakatira ang matanda. Yung bahay po niya, lumang-luma na. Iba sa ina-expect ko na may kaya. Sira-sira din ito. Yung mga bintana nga, hindi nakabukas. Parang tinakpan pa ng tabla. Yung parang ayaw magpapasok o ayaw magpalabas. Ilang ulit ko nga tinatanong doon sa tanod kung nakitira ba talaga doon si Mr. Gutierrez. Umuoo naman sa akin ng tanod. Sabi niya, ganun daw talaga. Hindi raw talaga naglalalabas ang matanda. Kung bakit, ay hindi nila alam. Matapos po maituro sa akin ang bahay po ng dating propesor, iniwan na rin po ko nito. Kaya naiwan po ako mag-isa doon. Hapon na nga po noong mga sandaling yun, kaya sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Ngunit nandoon na ako. Aatras pa ba ako? Kinato ko po ang pintuan ng lumang bahay na iyon. Mr. Gutierrez? Sir? Sir Gutierrez? Nandyan po ba kayo? Susuko na nga sana ako at aalis. Ngunit maya-maya, bigla pong nagbukas ang pintuan. Mr. Gutierrez? Kayo po ba yan?
Sino ka? Si Dayan po ako. Nag-aaral po ako sa... Anong ginagawa mo rito? May itatanong lang po sana ako sa inyo tungkol kay Maria. Pagkasabi na pagkasabi ko nun, bigla po nanlaki ang mga mata ni Mr. Gutierrez. Natakot, kinabahan. At pagkatapos nun, bigla pong nagalit. Nagpalingalinga siya sa likod ko, sa paligid. Sinong kasama mo? Wala po, ako lang po. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong hinila papasok doon sa loob ng bahay niya. At nagulat na lang ako sa pakiramdam na naramdaman ko. Para bang gumaan ito. Parang nakahinga ako ng maluwag na wala ang sakit ng ulo ko. Basta, nag-iba ang pakiramdam ko. Para pong gumaan. Imbis nga rin na matakot ako kay Mr. Gutierrez, para bang ang gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Inabutan niya ako ng isang silya. Umupo naman ako doon. Papaano mo ko nahanap? Nakita ko po kasi sa lumang mga records po ng school. Sa katunayan po niyan, hinanap ko rin po si Jonard, si Kiefer, pati si CJ. Kikilala niyo po ba sila? Yeah. Nagpapakita ba sa iyo ang kaluluwa ni Maria? Opo. Opo. Tama po kayo. Nanghihingi siya ng tulong sa iyo. Tama po. Pumayag ka ba sa kasunduan niya? Kasunduan? Ano pong ibig sabihin ninyo? Mabuti. Mabuti na lamang. Hindi ko po kayo maintindihan. Sa katunayan yan, nakita ko lang naman po yung mga pangalan nyo doon sa mga records pati dito sa notebook na lagi na lang pong sumusulpot. Notebook? Talaarawan ni Maria? Nasa iyo? Opo. Akin na! Pinakita ko ito sa matanda. Agad niya naman itong kinuha. Sabihin mo iya, ano ang mga nabasa mo rito? Ang nabasa ko lang po dyan yun nga po, binigyan niyo po siya ng mababang grado. Tapos yung mga pangalan po nung tatlong estudyante niyo rin. Tapos pangalan niyo po, yun lang po. Sigurado ka? Wala nang iba pa? Opo, bakit po? Mabuti naman. Diyos ko. Bakit po ba? Muntik nang malagay sa alanganin ng buhay mo. Dahil si Maria ay isang alagad ng demonyo. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan. Akala ko po ba nagpakamatay siya? Mali. Demonyo ang pumatay sa kanya. Sandali. Siguro'y mas maiintindihan mo kung sisimula natin sa simula kung bakit siya nagkaroon ng mababang marka sa akin. Matalinong bata si Maria. Estudyante ko siya. Masipag, mabait, kilala ng marami. Ngunit sa isang pagsusulit ay bigla na lang bumagsak ang kanyang marka. Hindi na siya nagpapapasa ng mga requirements, kaya ko siya binigyan ng mababang marka. Ang pinagtataka ko nga noon, bakit sa akin lang niya ginagawa yon? Dahil sa ibang mga subjects naman at mga profesor niya, ayos naman. Sa katunayan running for summa cum laude yang si Maria. Pero yun nga, pinagtataka ko rin ang bagay na iyon. Sinusubukan ko siyang kausapin sa bagay na yun ngunit wala ako nakukuhang matinong sagot bagkos ay iniiwasan niya pa ako. Dito na papasok ang tatlong binatang kaawa-awang naging biktima niya. Inaakit ni Maria ang tatlong binata na iyon. Napapasunod niya ito. Nakokontrol niya. Yun ay dahil si Maria ay noong mga sandaling yon ay naging ganap ng mangkukulam. Napag-alaman ko na may lahi palang mangkukulam si Maria. Napag-alaman ko rin na sa lahi pala nila, magiging ganap kang mangkukulam sa ayaw at sa gusto mo kapag tumuntong ka ng 20 anyos. Kaya rin pala niya ako iniiwasan ay dahil napag-alaman niya na may lahi naman akong albularyo. Sa madaling sabi,
natatakot siya sa akin. Para magawa niya ang bagay na iyon, kailangan niyang kumitil ng 7 binata. Sa mga panahon na iyon, ay meron na siyang nakukuhang 3. Yun nga si Jonard, Keeper at si CJ. Nakokontrol niya na ito. Ngunit hindi pa niya nagagawa ang plano niya dahil hindi pa nga niya tuluyang nakukuha ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa lumipas sa mga panahon, nararamdaman ko na ang demonyong kumakapit sa katawan ni Maria. Ngunit ako, bilang wala naman siyang ginagawang masama sa akin at hindi ko pa nalalaman sa mga panahon na iyon ang ginawa niya sa 3 kaklase niya, ay hindi ko pa naman siya pinakikialaman. Ang albularyo kasi, kahit makaramdam ka ng mali o hindi tama sa mga tao, ay hindi ka naman basta-basta pwedeng gumawa ng aksyon. Dapat aalamin mo muna kung gumagawa ba ito ng mali o masama. Yun ang pagkakamali ko noon. Dahil base sa pagkakaalam ko noon, hindi porkit may masamang kapangyarihan ang nananalaytay sa katawan mo, eh hindi na yun ang magiging pagkatao mo. Pwede ka pa rin naman maging mabuting tao kahit may masamang kapangyarihan sa loob mo. Ngunit nagkamali nga ako. Kinain ng masamang kapangyarihan si Maria. Napag-alaman na lang namin na nagpakamatay siya. Dahil nagsagawa siya ng orasyon, ngunit hindi niya ito nakayanan. Sa katunayan, muntik pa nga madamay sa orasyon na yon noong gabing yon si Jonard, Keeper at si CJ. Nakatakas ang 3. Ngunit ang nangyari, ang kaluluwa ng mga demonyo ang pumatay sa kawawang walang muwang na si Maria. Duguan itong nakita sa isang dormitoryo doon sa eskwelahan na iyon. Ang alam nila, ako ang may kasalanan dahil binigyan ko nga ito ng mababang grades kaya na-depress, na-stress, nagpakamatay. Yun din ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho ko. Ang hindi nila alam, wala naman akong ginagawang masama. Ang masama pa rito, makalipas ang ilang mga taon, hetong mga binata na nakontrol nga ni Maria ay nakapitan ng demonyo. Ang alam ko, nagpakamatay nga si Jonard, si Keeper at si CJ sa iba't ibang mga taon. Wala naman ako nagawa dahil hindi ko naman alam ang bagay na iyon. Huli na nang mabalitaan ko at yon ang pinagsisisihan ko hanggang sa panahon na ito. Sa katunayan, may mga pagkakataong ang kaluluwa ni Maria ay patuloy akong hinahanting. Kaya't ganito na lang ang buhay ko. Nagtatago sa dilim. Nagtatago sa ritual na pumapalikob sa bahay ko na ito. At ngayong nandito ka, malamang nandyan na sa labas si Maria. Kasabay po nun, nagtaasan ang mga balahibo ko. Nakaramdam ako ng lamig, init, kilabot at takot. Iya, mabuti at hindi mo pa nababasa ang mga ritual dito sa libro na ito o sa talaarawan na ito. Dahil malamang, makokontrol ka na rin ni Maria. Hindi ko alam kung anong balak niya sa'yo, pero malamang, gagawin ka rin niyang laruan. O mas malala, baka patayin ka rin niya. Talagang nakaramdam ako ng takot noon. Maya-maya pa po, bigla na lang po kaming nakarinig ng mga kalabugan. Ang mga pinto at bintana po ni Mr. Gutierrez ay bigla pong nasira at kasabay naman po noon ay bigla pong naming nakita sa pintuan nito ang kaluluwa ni Maria at sa likod nito ay may isang malaking itim na anino na naghuhugis demonyo. Iya! Pumarinig ka sa likod ko! Agad kong sinunod si Mr. Gutierrez. Hinawakan niya naman ang talaarawa ni Maria. Akala ko ba tutulungan mo ako, Dayan? Bakit ka nandito sa harap na matandang ito?
Manahimik ka! Huwag mo siyang kausapin, demonyo ka! Sa isang iglap, bigla pong nagbago ang itsura ni Maria. Naging nakakatakot po siya. Yung itim na anino po, pumasok po sa katawan niya. Dati pa lang, sagabal ka na sa mga plano ko. Ngayon, papatayin kita. Susugod ni si Diana sa amin. Ngunit laking gulat ko na lamang po nang biglang mag-orasyon po si Mr. Gutierrez. Sa kanang kamay niya, may hawak-hawak po siyang rosaryo. At sa kabila naman po, yung tala arawa ni Maria. Kung dati ay kinakatakutan kita, ngayon ay hindi na, Maria. May alas na akong makakatalo sa'yo. Hindi po nakagalaw si Maria. Nasasaktan ito sa mga katagang binibigkas sa Mr. Gutierrez na kung di ako nagkakamali, ay para pong Latin. Hindi po nakagalaw si Maria hanggang sa maya-maya po. Tinapon niya po sa sahig yung tala arawa ni Maria. Kukunin nga sana ito ni Maria, ngunit bago pa niya magawa yun, ay binuhusan po ito ng gaas ni Mr. Gutierrez at sinindihan. Kasabay po nun, nagliyab din po ang katawan ni Maria. Ganon din ang usok na biglang lumabas sa kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, mapupunta ka na sa impyerno, Maria! Hindi! 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 Nilamon po ng makapal na apoy si Maria. Ang pinagtataka ko po noon, hindi ako nakakaramdam ng init, ng sakit, ng kung ano man. Miski nga yung mga kagamitan na kahoy po doon sa loob ng bahay ni Mr. Gutierrez, hindi po nakuhaan. Ang galing! Natumba naman po si Mr. Gutierrez. Hinang-hina siya. Tinulungan ko naman po siyang makatayo. At ilang saglit lamang, nawala na po sa wakas ang tala arawa ni Maria kasabay ng kaluluwa niya at nung itim na usok. Maraming salamat sa iyo, Iha. Sa ilang nagdaang taon, natakot ako. Nagtago ako. Hindi ko akalain na kakayanin ko rin pala. Mabugtit din nila mo ang tala arawan niya rito. Salamat, Iha. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Napatingin kami doon sa kabilang banda. May tatlong kalalakihan na bigla na lamang pong sumulpot. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Mr. Gutierrez. Salamat po. Yung tatlong lalaki po na iyon, bigla na lamang pong naglaho na parang bula. Maka nakangiti po sila. Iha, sila si Jonard, Tiffer at CJ. Nagpapasalamat sila sa iyo. Ako naman po, napaluha. Noon, naintindihan ko na ang lahat. Akala ko, kailangan kong tulungan si Maria. Mali. Kaya pala nangyari ang lahat ay para mabigyan ko ng hustisya ang totoong kamatayan niya. Na siya ang masama, na siya ang minagawang mali sa tatlo niyang kaklase at kay Mr. Gutierrez. Todo pasalamat sa akin si Mr. Gutierrez. Ako naman, ginawa ko lang naman ang alam kong tama. Mula rin po noon, hindi ko na po kailanman nakita pa ang matanda. At mula rin po noon, hindi ko na rin naranasan pa ang mga kababalagan doon sa paaralan po na iyon. Nakagraduate po ako. Nakapagtapos na may mataas na marka. Ang nakakalungkot lang dito, meron pong napasama sa maling impormasyon. Yun po ay si Mr. Gutierrez. Akala ng iba, masama siya. Hindi nila alam, siya pa nga ang tama. Ngunit, anong magagawa niya? Wala siyang laban. Sinong maniniwala sa kwento niya? Wala. Dito na lang po magtatapos ang kwentong ito. Sana po nagustuhan niyo at sana meron din kayong nakuhang aral sa karanasan ko. Muli po, ako si Dayan. Maraming maraming salamat po, Sir Paul.
Thank you.